Woo! Yes, it's another day. It's a make a ride na naman. And currently, we're here now in the malapit sa checkpoint ng Sarangani. Buayan pa ata ito dito, mga karipang. And today, ay babalik na tayo sa General Santos City. Siyempre, may minute lang tayo dito na isang tao. So, tara na, let's go. Dahil parang babagsak na yung ulan. Time check, it's already, I think, quarter to 3 PM na to, mga karipang. So, siyempre, mag-U-turn lang tayo dito. Wala naman sigurong mga nakapaskil na new U-turn, diba? See you again, Sarangani. So, ayan, dito na tayo, mga karipang. Siyempre, dadaanan natin dito yung magandang tulay ng Sarangani. Or buayan bang tawag nito. Grabe, napapawaw talaga ako dito. Parang gusto kong tumalon sa tubig sapa. Oh, ganda. Grabe. Napapaslow mo talaga tayo dito, mga karipang. Ganda talaga ng tulay dito, no? Gusto ko sana mag-selfie dito, eh. And papalabas na tayo papuntang General Santos City. So yun, shoutout nga pala sa lahat ng mga bagong followers natin, mga bagong subscribers natin. Syempre, sa mga masugid na nagsusubaybay sa ating page at sa ating YouTube, maraming thank you, mga karipang. Shoutout sa inyong lahat. And sabi ko, this coming Monday ay talagang mabibisi na. Monday ba ngayon? Yeah, it's Monday. So, madami na tayong pupuntahan. Everyday po yan. I think morning talaga yung pinaka the best way na gagawa tayo ng rides, no? Kasi nga dito sa amin, dito sa General Santos City, parati na lang umuulan kapag tanghali or sa afternoon. Ewan ko ba kung bakit. Dahil din siguro sa may mga paparating na bagyo. Sunod-sunod yung mga bagyo ngayon, eh. As you can see sa ating mga balita, di ba? Pagkatapos ng paeng, meron na namang isang, I think it's LPA pa lamang siya, mga karipang. But still, pwede din yan siyang magawan or ang tawag niyan? Mahimo ba? Mahimong bagyo. As you can see dito sa atin sa, hindi ko alam anong road to, basta Sarangani Road dito papuntang Barangay Lagaw area, National Highway. So dito ka dadaan sa papuntang Sarangani, papuntang King Beach at yung mga tuka, sa kabila pala yung tuka, dun sa may Burias, ayan. So pero ito, yung tinatahak natin na daan ay pabalik na ito ng General Santos City, papuntang Lagaw. So ayun na nga, mga karipang, ngayong araw ay pupunta tayo, hahanapin natin yung pinakamagaling na pinakamura na bintahan ng mga baterya ng motorsiklo and mga nagbebenta din sila pala ng mga moto accessories. So hahanapin natin yung, sabi nila nasa National Highway lang daw yun ng General Santos City. Dadaanan natin ang National Highway ng General Santos City para mahanap lang itong murang baterya na pwede natin bilhin sa kanila, syempre. Kasi yung baterya nila, naghanap kasi ako online. Meron naman yung mga GS na brand tsaka Quantum. Yan, yung dalawang yan, isa sa mga pinaka the best na baterya na marerecommend ng karamihan. Syempre, ako baguhan pa lamang sa mga ganyang klaseng mga accessories o kaya pangangailangan ng motor. So, yung nare-recommend talaga nila is yung GS. Pero out of stock lahat dito sa General Santos City. Iwan ko lang sa ibang mga moto shop ha. Kasi nga sa online lang ako tumitingin. Jensen online marketplace, parang ganun. May mga motor shop siguro na hindi masyadong updated sa online or sa Facebook marketplace. So may mga stock siguro sila, pero sa online ang hirap makahanap talaga ng GS. Mostly mga Quantum lang talaga, mga karipang. So ayan, currently dito na tayo sa National Highway ng Barangay Lagaw. Malapit lamang ito sa public market ng Barangay Lagaw. Syempre tatawid na tayo, mga karipang. And susundan na natin tong National Highway mula dito sa Barangay Lagaw papunta doon sa area of Barangay Bulaong. Pero hindi na siguro tayo aabot ng area of Bulaong kasi nga nandun yung kinoconstruct na underpass kung saan isa sa mga pinakaayaw ko kasi maliit lang yung daan at masyadong mabagal yung takbo. Hindi yung matraffic talaga, mga karipang, kasi you know nagko-construct sila sa gitna ng daan dahil nga sa project na tinatawag na underpass. At mabalik tayo, mga karipang, sa topic natin regarding sa tinatawag na best battery
na pwede natin gamitin sa ating motorsiklo. Kung ikaw meron ka bang masasuggest or well experienced na sa mga ganyang klaseng battery, quantum like GS, para sa iyo ano ba talaga yung pinakamagaling sa kanilang dalawa, either GS or quantum. Nasa sa iyo na yan, mga karipang, kung paano or ano ang na-experience mo. Share mo na lang dito sa comment section para naman madami din yung nakakaalam katulad ko na hindi pa masyado, wala pa masyadong knowledge about that kind of battery kasi nga mahirap eh, hindi naman kasi lahat ng mekaniko, hindi ko nila lahat, sinasabi ko na hindi kasi lahat ng mekaniko ay good service kasi nga marami din iba dyan na you know, dahil din sa guro sa pangangailangan ng pera, di do that na parang malapit na sa scam, parang na-scam tayo dito, parang ganun. So ako parang sinusure ko din kaunti yung mga binibili natin na item para naman hindi tayo matawag na parang manihinayang, madi-discourage tayo. Kaya sa mga mekaniko out there na talagang magaling, just keep it up mga karipang, dahil kapag yung client natin or yung customer natin na nagpaayos or nagpa-install ng kung ano-ano sa'yo at may time na or dadating din yung time na makikita niya kung paano mo ginawa yung paggawa niya sa motor mo, sa motor niya, talagang madidismaya talaga yung customer. Huwag kayo dyan na mekaniko dahil ang pangit ng kanyang paggawa ng mga pinagawa ko sa kanya sa motor ko. Parang ganun. So yun, dito lang muna tayo sa ATM machine dahil mag-withdraw tayo sa ating sahod-sahod, men. Ayan na. So ayan, back to the road na tayo mga karipang dahil nakakuha na tayo ng pambili ng tinatawag na baterya. Ang hirap mag-kick mga karipang, lalong-lalo na dito sa motor ko na si RS150. Ang tigas talagang i-kick mga karipang. Okay, mabalik tayo doon sa topic kanina ng mekaniko mga karipang. Yun na nga yung sinasabi ko. Kung ano yung ginawa mo sa customer mo, kung pangit yung ginawa mo sa customer mo, na alam mong pangit yung ginawa mo sa customer mo, hindi na talaga babalik sa'yo yan. At hindi kanya i-re-recommend kung may mga kasamahan siya o naghahanap siya ng mekaniko, yun, hindi kanya i-re-recommend sa mga ganun. Pero kung good service yung binigay mo sa isang customer, talaga, pag may mga kasama at kilala yan siya na naghahanap ng magaganda o magaling na mekaniko, they will or he will recommend you dahil nga sa experience niya sa'yo. Parang ganun yan eh. So currently dito tayo sa National Highway fronting of GMall. Currently GMall is under construction but still open din naman sila pero yung kalahati lang. Ewan ko kailan pa ba yan siya mag-start kasi kakatapos ng ata madimulis yung old building ng Gisano. So ngayon parang nagbibidding pa siguro sila kung sino mananalong contractor dyan din. Mag-start na silang mag-build. Parang ganun. Ang sarap dito na daan mga karipang National Highway. Malapit sa GMall papuntang St. Elizabeth traffic light. Ang smooth talaga ng daan dito mga karipang, promise. Nare-remember ko talaga dito yung sa Marvel eh. Kung nakadaan kayo sa National Highway ng Marvel, talaga papasok sa Marvel mga karipang, the best talaga yung daan doon. Iwan ko kung dito sa Jensen hindi nila ginanon. Siguro may mga incoming or upcoming magtawag na projects for that. Not for now, siguro soon pa. And I really appreciate the road papasok sa Marvel. So currently still here sa National Highway, naghahanap na tayo ng tinatawag na motor shop kung saan kilala ko kasi nga chinat ko yung sales siguro nila, sales representative or yung sa social media na nag-hold sa kanilang social media. Kasi nga nagtanong ako, magkano ba yung GS nyo for RS150? Sabi nila, ganito, ganyan. Tapos, meron din daw sila, nag-o-offer din daw sila ng Quantum na for RS150. So, mostly kasi yung hinahanap kasi ngayon GS na. At lalong-lalo na itong motor ko, naka-GS na talaga to mga karipang. Kasi, iwan ko lang, hindi ko lang alam kung anong differences about Quantum and GS. Comment down below na lang kung ano yung mga difference nila kasi nga parang same lang din naman sila na free maintenance, diba?
or maintenance free bang tinatawag dyan. And dadaanan na natin ang NDDU, Notre Dame College, tama ba? NDDU University. So dito mag-slow muna tayo dito dahil hanapin natin yung tinatawag na ano yun, positive idea. Yeah, it's a positive idea. So dito mag-slow muna lang tayo dito mga karipang. I know, nandito lang yun sila mga karipang. And yun, dito na ito yun. Yun, ay nakita ko na dito mga karipang. So ayan, dito na siya. Yun, positive idea. Tama ba? So magpapark na tayo dito dahil I'm so very excited na to buy new battery of our RS150. Ang hirap kasing mag-kick. So ayan ang mga karipang, update na lang tayo later dahil nga umabot na tayo ng 10 minutes dito sa kakasalita mga karipang. Shoutout nga pala kay karipang staff dito na nag-guide sa atin sa pag-aanap ng baterya. Actually ang dami nilang baterya dito mga karipang, promise. Dito ko na lang ito tatapusin dahil babaklasin pa namin to at maghahanap pa kami ng battery dahil nga sabi nila wala na daw ang GS pero meron daw Quantum kung saan fit naman din daw yun sa ating RS150. So yun na lang yung bibilihin natin and later update na lang ako sa ating next video. So babush mga karipang, ngayon kung bago ka pa lang dito, welcome sa ating channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, nakapag-follow, nakapag-like, ayan, i-click subscribe, follow and like na lang ng ating page at ang ating YouTube mga karipang. And again mga karipang, ako si Mikko, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Again, this is Mikko dito sa Mikko TV and I'm saying have a wonderful day, bye bye and I love you, ride safe sa lahat, pray before you ride. Babush, I love you so much, subscribe, like and share.